Evander Holyfield, one of the greatest boxers of all time, ano? Pero kinakabahan ako sa kanya, pare. Ewan ko ba, bakit? Whew! VITOR BELFORT, makakalaban niya September 12, no? Dito po sa Manila, around 7 o'clock po ang simula ng event. Pero kinakabahan ako dahil 58 years old, baka malintigan siya dito. Bakit ba lalaban pa rin? Ba't ba lumalaban pa rin ang mga boxers natin? Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, guys. Don't get me wrong. Ano? I respect Evander Holyfield. That I think the fight is interesting. Pero kinakabahan ako para sa kanya kasi itong laban na ito ay pro fight. Hindi po ito exhibition. So ibig sabihin, seryosohan na suntok. At kung tatanungin niyo ako, bago ko simulan itong rant ko, no? Kung saan ka mapapanood dito, papanoodin ko pa sa Fight TV. Kung gusto niyo yung link, nasa description po yung link dito. It's $14.99 para legit po na mapanood. Kung ngayon nyo naman bumili, eh, maghintay na kayo ng mga link or panoodin nyo ako, Powcast Sports, magla-live commentary tayo. Pero, Evander Holyfield, 58 years old against 44 years old. Naman, tapos short notice pa. Ewan ko ba? No, I mean, Evander Holyfield looks good. We've seen the training. We've seen the videos. Pero mga short videos lang yan. Imagine this is 8 rounds, heavyweight. Vitor Belfort is an animal, is a beast, 44 years old. I mean, that's just close to Manny Pacquiao's age. And look at what Manny Pacquiao has been doing. I mean, of course, natalo siya, pero isipin mo na lang. Yung stamina, yung energy, okay, malakas si Holyfield, okay, mas magaling siya sa boxing, walang problema dyan eh. Pero kaya niya bang tumanggap ng ganung kalakas sa suntok? Okay, kung siya'y makatama. I mean, kaya ako kinakabahan, hindi dahil mananalo, matatalo, kasi posibleng manalo eh. This is a very interesting fight, but health-wise, Evander Holyfield is putting his life in danger. And I don't know if he even needed it. Why does he need to fight? Does he need the money? I don't know. Does he get some type of legacy? No. It's for entertainment, yeah. Maybe he needed the money because... But why? Bakit pro? Pwede namang exhibition. Sanction po ito ng Florida State, ha? Florida Athletic Commission. Just imagine punching your grandfather. Diba? Yun yung kabado ko dito. I mean, I think, I don't know, the science, medicine have done wonders. But no one beat father time, lalo na grandfather time. Delikado si Evander Holyfield at kinakabahan ako because of course he is one of the boxing legends. Pero naisip ko rin na baka hindi magbigayan ito ng totoo, baka irespeto, sinasabi nga ng mga tao. Pero ano yun, ano naman sila, binabastos naman nila yung Florida Athletic Commission or yung professional boxing kung sakaling ito ay scripted. Ang sakit naman yan. $14.99 ang bibili natin tapos hindi totoo yung laban. E di sana sinabi na lang nila na exhibition. Ano sa tingin nyo dito? Pagkakamali ba yung paglaban ni Evander Holyfield at against the 44-year-old Vitor Belfort? Siguro kung parehong edad, siguro pwede pero hirap talaga. I mean, sports is always has been a young man's sport. How do you feel about this? Let me know in the comment section. Opo, si Pao Salud. Baka hindi ka pa nakasubscribe. Subscribe, hit that notification bell. At comment lang para usap tayo tungkol sa boxing at iba pang sports. Salamat po!